Ituturing na pinakamatinding hamon sa mga mountain climber ang abutin ang 7 summits o ang 7 sa pinakamatataas na bundok sa buong mundo. Kaya naman ipinagmamalaki natin si Romi Garduce, ang kauna-unahang Pinoy mountaineer na nakagawa nito. Balikan natin ang kanyang mga naging ekspedisyon. Sinubaybayan natin ang pagkumpleto ni Romi Garduce sa 7 summits ng akitin niya ang Vinson Massif. Mula sa pagsasanay hanggang sa pag-abot niya sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa Antarctica. Matapos maakyat ang Vinson Massif noong Enero, si Romi Garduce na ang kauna-unahang Pinoy na naabot ang 7 summits. Narating na rin ni Romi ang iba pang pinakamataas na bundok sa 6 na kontinente sa mundo. Noong isang taon lang nang maabot niya ang tuktok ng Carstens Pyramid sa Oceania, ang Mount McKinley na pinakamataas sa North America, Mount Elbrus na matatagpuan sa kontinente ng Europa. Noong 2006, isa siya sa mga unang Pinoy na nakaakyat sa Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Mount Aconcagua na pinakamatayog naman sa South America, at Mount Kilimanjaro na pinakamataas sa Africa. Kaugnay sa pagiging unang Pinoy na nakaakyat sa 7 summits, makakapanayam natin ay mismo ngayon si Romi Garduce. Magandang umaga, Romi. Good morning. Thank you. Okay, so pang-tropics na yung suot mo ngayon. So marami siguro nagtataka, napakahiram nitong ginagawa mo. Mm-hmm. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Anong motivation ng isang mountaineer katulad mo na akitin lahat itong mga matataas na bundok? Itong mga huli kong climbs, medyo promise ko na ito sa sarili ko noon pa. So sabi ko nga, unfinished business siya. It took me 10 years para matapos itong 7 summits. So ito dahil combination na, you know, I love traveling. Kasi ito yung reason ko para makapunta ng iba-ibang lugar, lalo na yung Antarctica. I mean, ilan na bang Pinoy nakapunta doon, di ba? So it's a good alibi para makatravel ka. At the same time, of course, yung mountaineering is something na, you know, ginusto ko talaga na gawin yan. Mahirap siya, pero after every climb, merong fulfillment ka nakukuha in doing that. It's hard to explain, pero okay, may lalim na fulfillment ako nakukuha sa kanya. Kasi kung love of traveling lang, pwede ka naman humiga lang sa beach, di ba? Pero akitin mo pa yung... Pakahirap ka pa. Oo nga. So, yung 7 summits, ano to, matagal mo nang inaambisyon? Is this a common goal ng mga matitinik na mountaineer? Yeah, actually nagsimula siya noong 2002 nung inakyat ko yung Kilimanjaro. Sabi ko nga noong Kilimanjaro umakyat ako. Sa Africa yan, no? Sa Africa talaga. Sa Tanzania o Kenya? Nasa border siya pero nasa Tanzania side. Nasa Tanzania doon ka umakyat sa Tanzania side. Doon ako umakyat. Yun yung mas madaling route. So after that, sabi ko, ano pa ba pwede kong puntahan at gawin? So naisip ko nga, alam ko may 7 summits na recognized na fit around the world. At that time, hindi ko alam if I can do it. Everest pa lang, alaki na ng problema. Pero sige, sibukan natin isa-isa, unti-unti. So doon nagsimula yung buong journey na experiment lang. So yung pag-akyat mo ng Mount Everest, it was part of a larger plan pala. It is. Na 7 summits. Nagkataon lang, yun ang pinakamataas sa buong mundo. Kasi yung buong akala namin, yun na yung, kumbaga, yun ang apex ng career mo bilang mountaineer, hindi pa pala tapos. Hindi, sa adventure sport, lagi nanganganak yan. So, Everest yung isa, tapos ginit na ako nga sa 7 summit plan ko. Pagkatapos sa 7 summits, meron pa yung mga tinatawag na ibang set of mountains. Like halimbawa, North Pole, South Pole, sama mo sa Everest, may triad kang record, mga tipong ganyan. So nanganganak lang na nanganganak yan. So ang tanong lang dyan, kailangan i-reach mo yung milestone o marireach mo ba yung next milestone mo para makaproceed ka sa next. O, nagkataon, natapos natin yung 7 summits, and now we can move forward sa ibang objectives naman. Okay, so naging personal challenge mo yung pag-akyat ng mga matataas na bundok. Yun nga, may kasabihan nga dahil may tinanong yung sa matanyag na si sa tanyag na mountaineer, mm-hmm, si Edward Mallory. George Mallory. Yeah. No? Why do you climb these mountains? Ang sagot niya, because it's there. Yeah. No? Ganun din ba yung sinasagot mo minsan? Actually, yung sinagot ni Mallory, nabubwisita siya doon sa mga nagtatanong sa kanya. Kaya parang out of sarcasm sinabi lang niya, because it's there. Ayun yung nagtumatak sa mga utak ng tao na kumbaga in some ways medyo profound yung pagkakasabi niya, yung meaning ng pagkakasabi niya. Oo nga naman, 'di ba? Parang ba't mo ba inaakyat dahil lang ba, you know, nandyan lang siya, or actually it's a lot more than just, you know, the mountain being there. It's really a personal relationship mo doon sa bundok, parang ganun. It's a lot more than yung words na sinabi niya. Marami nang sub-meaning after that. Kumbaga. Okay. Yeah. Pero agreed ka doon?
Iba-iba eh. Iba-iba reasons ng tao eh. So, ako kasi part ng self-discovery rin eh. Parang enriching yourself and stuff like that. So, you know, pag tinetest mo yung sarili mo sa mahihirap, mas nadidiscover mo yung sarili mo. Okay, so natapos mo na yung Seven Summits Project, mm-hmm. yung challenge na yan. Hindi ka ba nauubusan ng challenge? Ano ba yung susunod? Sabi mo, nanganganak yung mga challenges, no? So, ano yung susunod? Marami pang bundok na naghihintay. Isa sa mga kilalang, kumbaga, group of mountains din, mas mahirap to sa Seven Summits, yung 14 8,000 meter peaks. And so far, yung pinirecord eh, 2 of the 14 pa lang. So, dalawa pala yung naakit ko. So, gusto kong dagdagan to. I don't think I can finish yung buong 14 na yun. Yung 8,000 meter peak, ito yung mga mountains above 25,000 feet. So, mga talagang super giant mountains talaga itong mga ito na mahihirap. At nasaan yung mga yan? Karamihan ba? Nasa Himalaya? Nasa Himalaya lahat to. Lahat okay. to nasa Himalaya. So, Pakistan, so isang Nepal, continent lang to? Isang continent lang to, pero nandito lahat ang matitinding mundo. Yeah. Okay. Maliban sa pag-akyat, nag-shoot ka rin, ano? Misan, siyempre, kailangan natin i-document yung trip natin oh, para ma-share natin sa mga ito, pero may kasama ka rin nag-shoot sa'yo. Ikaw to, no? Sa likod ng maskara na yan. Photoshop. Ikaw yan. Tuktok ng Everest to. So okay. Makikita mo yung likod, maraming mga flags. Para siyang basura actually kasi nalaglag na yung mga banderitas. Tuktok na yan? Medyo 1 meter below the tuktok kasi ano, ang daming tao eh. Kasama natin. May oxygen ka ba na nakakabit sa'yo? Yung yellow na yan? Naka-oxygen mask tayo niyan kasi 1/3 na lang yung air pressure dyan. So konti na lang yung hangin. So medyo hihingaling ka. Bakit nakabukas yung zipper mo? Baka hindi masyadong maginaw dyan sa taas. Hindi, wala namang hangin. Siyempre, pa nag-e-effort ka, umiinit yung... Tsaka pinapawisan ka. Delikado kang pawisan actually. So, pag alam mo may time, may chance na pawisan ka, kailangan mag-vent out ka ng heat ng konti. So, ito, nag-effort ako paakyat. So, kahihinto ko lang. So, mainit pa yung pakiramdam mo. Hmm. Yeah. Isang mainit na bansa ka. Tropical country tayo, no? Mas mahirap ba para sa isang tropical mountaineer na umakyat ng katulad ng Mount Everest kung ikukumpara mo sa mga halimbawa mga European o mga Himalayan mountaineer. Mas nahihirapan ba ang Pilipino? Well, isa sa mga natutunan ko nga, learning ko diyan eh, nothing to do with being, you know, a true blue tropical person like you know tayo mga Pinoy. Kaya hindi siya constraint. Ang problema lang siyempre yung experience. Like halimbawa kung ikaw lumaki sa isang bansa na puro snow, andali lang sa yung mag-ensayo, di ba? Ito ang challenge sa atin. Paano mag-ensayo sa mga ganitong lugar? So, you need to invest a lot of time na lumalabas ka, nagte-training ka, nagka-climb ka. Pero genetically, wala siyang gaanong, you know, problema kung Pinoy ka o tropical person okay, ka. Okay, so you spend a lot of time doing this, no? Wala ka bang trabaho or day job at pamilya? I mean, ano yung personal life mo? Meron ka bang life outside of mountaineering? Yun yung mga 95% ng buhay ko. Mountaineering? Hindi, yung hindi mountaineering. Kasi 5% lang yung mountaineering. Kasi sabi mo, you have to spend a lot of time training at saka nagtatagal ka sa mga ibang lugar para umakit ang bundok. Yeah, pero in the span of like 20 years, I've been doing mountaineering for the past 20 years. So, ako, may day job ako. Like, I work full-time as a project manager. So, kailangan so may full-time job ka may pa? May full-time job ako. So, kailangan masingit mo lang yung climb mo. Iniipon ko yung vacation leaves ko, like isang expedition, isang buong buwan. So, ipunin ko lahat yun para, di ba, para hindi naman masayang yung, ano mo, yung day, yung work day mo. Diba? Pamilya? Pamilya. Maraming pamilya dyan. May asawa ka na? Wala pa naman. May mga girlfriend. Hindi, joke lang. May girlfriend tayo, of course. Kailangan mo rin i-ano yan. Malamang, worried palagi yun sa'yo. Hindi ka nag-worry. Ibaan mo lang yan. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Okay, good luck sa susunod mong mission. Yep. Romi Garduce, maraming salamat. Thank you.